the situation there. Mabuti itong ilaw sandali. Okay lang natin sandali. It was taken somewhere in Saitama last week. Itong kapatid ni Sister Angie Anzai. Okay, look at the hands of God. He's about to open the light to Japan. Come on, church! Okay. So, ginawa nila, kinuha na nila ng kanilang video, ano yung ketay. So, sabi ko, kapatid, saan ako kaya? Diyan po sa summit ni Saitama, punta ang Odawa ba yun? Dawara. Kasi yung kapatid nung... Idawara. Kaibigan ng kapatid niya, dumaan nga diyan sa aming kapatid niya, kinuha na nila. Sabi ko, bato mo sa akin? Hindi ko alam kung ano sinasabi ng Lord sa Japan. So, this pastor guy who spoke to me, and he was saying, you know, Pastor Ronnie, the Filipino church will be used by God to spark revival here in Japan. Sabi ko, why? Amen. Why Filipino church? Because you have the passion and the zeal for evangelism and worship and prayer and teaching the world. Amen. Kinilabutan ko ko, mga kapatid, kayong mga Pilipino ay may desire. Makita ang maraming kaluluwang lumapit kay Jesus. Nakabag ba kayo sa mga kaluluwang hapon? There are thousands of millions of Japanese are going to hell. They do not know Jesus. The light of Christ is about to open here in Japan, but the hand is still hesitant. You know, the hand is not yet open like that, but medyo hesitant pa siya. Sabi niya, I am willing and I am looking for a place of sanctuary, a heart of men, where I could put on my light so that they would shine forth their light to men and see how good they are in me and glorify me in heaven. Kinikarabuntan po ako ng nagsalita si Pastor Kondo sa akin. So he gave to me all the love offering and I said, Pastor, what's this? I can see. You will be part of this great endeavor. Magiging kaparty po tayo sa malakihang pagkilos ng Espiritu Santo sa Japan. Huwag po tayo magpa-backslide. Huwag tayo manghihina. Huwag tayo magpapatay. Kung may satanas, sinasabi ni Satan, hindi ka mabuti, hindi ka magaling, wala kang alam, mahina ka, makasalanan ka, No! Do not believe Satan. It is a lie from him. Your word will be established once you preach the gospel. The people of those people you can hear you will come to know who is your God. Amen? Pero ito po yung condition. These are the criteria in order for us to become the light of the world. Jesus said, Pastor Brother, Jesus is the light of the world. John 8:12. Then Jesus again spoke to them saying, I am the light of the world. He who follows me will not walk in darkness, but will have what? The light of life. Okay. Sino dito believers ni Christ? Asa kamay? Ano daw meron kayo? You have the light of? Light. Ano daw kayo? What kind of light you have? Light of life. Okay, you have the light of life. Ibig sabihin, meron kayong ilaw ng buhay. Hindi kayo madilim, hindi kayo malungkot, hindi kayo talunan, hindi kayo lugmo, kayo ang panalo, kayo ang nagtagumpay, kayo ang nagtagumpay, kayo ang pinigay. Okay. Now, Jesus said, John 15:16, maliwanag, kayo lang kausap dito. Let, come on everybody, read with me. Jesus said, 1, 2, 3, go. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify God in heaven. Come on, church! In order for the Japanese people to glorify Jesus, let your light what? Shine. Anong makikita pag nagliliwanag ka? Anong makikita sa'yo? Light. Hindi, anong makikita sa'yo pag nagliliwanag ka? Nakikita. Good works. Good works. Kristiyano, may good works pa tayo. Yan po ang palatandaan. Nagliliwanag ka na. Naligtas ka na. Hindi ka nagliliwanag para maligtas. Naligtas ka na kaya ka nagliliwanag. Because ibinigay na nga eh. Sabi nyo, no, he who follows me will not walk in darkness. Wala ka na sa dilim. Ano ka na ngayon?
But you will have what? The light of Christ. Ano nga, may ilaw ka na, ano ginagawa mo sa ilaw mo? Ha? Saan nilalagay yung ilaw? Sa ilalim ng lamesa? Come on, saan yung nilalagay yung ilaw nyo? Dito sa tuktok. May flashlight. Ganyan. Okay, nilalagay nyo yung ilaw nyo. Sa harapan ng tao, makikita nyo yung mabubuting gawa. Yung pong ilaw natin eh. So that they would say, wow, I like Christians. Why? They are behaved. They are refined, they are cultured, they are industrious, they are not lazy, they are not gossip, they are not murmuring. There are so many characteristics and we could not find in other people. We would like to become Christian too. Yeah. Amen? So, maliwanag po yung usapan natin. The light of life is in our life. Amen? Pasok, brother. Ano sabi dyan? Nakikita niyo siya sa classroom. Look at Satan. Bakit po binusalan natin si Satanas? Why we need to stop the mouth of Satan accusing us of our failures? Because he is a liar. Christ, the one who forgiven all our sins, that's why we are now have this light in us. The light of Christ. Ito din ba lang yung kapatid, sabihin niya kami yan. Ayan. Tinakpan natin siya. Darkness surrounded the rulership of Satan. So he is no longer visible in our lives. Wala na si Satanas. Sarado na. Kumpleto na tayong malaya kay Jesus. At ngayon po, ang nag-iilaw sa buhay natin is Jesus. Darkness versus light. Who will win? Who will win? Light. Okay, maliwanag naman. Tayo po ay hindi kalungan. Say to your seatmate, you are not a failure, but you are a victor. You are not a failure. Come on, come on, wala akong talagang ito. Darkness has been defeated by light. But the problem is, the darkness is still trying to convince us that he is stronger than the light. Light is light, and it will be established forever, and it establishes being forever. Pasok, brother. Number, kasunod. Ayan na, nilabas na si Jesus Christ. So, I tell you this, and insist, Apostle Paul was speaking here, on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. Bakit futility of their thinking? Ulitin ko, I will expound on this matter. It is insists by Paul that it is a must to live not like as a Gentile. Bakit yung mga Gentile? Ano yung ibig sabihin ng Gentile, Pastor? Gentile means simply they are non-Jews or non-believers. Hindi mananampalataya, ibig sabihin ng mga Gentile. So, layo o labas sa pananampalataya ng tunay na Diyos. Kaya sila po ay kung mag-isip, ano daw? Pag sinabing beauty, ibig sabihin yung vain. Kaya ng pag-iisip is useless, negative. Okay? As what Pastor Mabel was saying, useless thinkers. And then, Pastor Brother, so, be imitators of God. Therefore, as dearly loved children, and live a life of love. Kanina, life of love, life, ano, life of light. Ito naman, life of love. Kayo ba yung mga in love? Yes. Amen. Oh, maraksin po. Aba, in love, in love, in love. In love. Parang bagay siya ng dalawa lang dun, no? Live a life of love. Kanina, life. Second is love. Vision 5.1. Pasok ulit, brother. For you were, past tense. Ikaw daw ay dati darkness. But now, ano yung now? Ngayon, mukashiwa, kinowa, anatawa, kuruides. Yo, past tense yun, kuruides. Imawa, anatawa, akaruides. Huwag ka rumas ka. So, simple lang yun, madali maintindihan. Nung araw madilim ka, madilim ang mukha mo.
madilim ang buhay mo, madilim ang direction mo, madilim ang daan mo, madilim ang pag-iisip mo, lahat madilim dahil walang liwanag ng buhay. But now you are now what? Light. Now, are you trying to the light of Christ? I will not experience darkness in light. No, there is still storm and stresses. But the truth in this light is the light of Christ will not go down on you. It will always shine upon you. Ikaw lang po ang dumidilim. Ikaw lang nagdidilim ng sarili mo, pag-iisip mo, pero ang liwanag ng Kristo, hindi nawawala yan 24 hours a day. Because Jesus said, I will be with you always. I will never leave you, nor forsake you. So therefore, the light of God is always in us, in me, in you. And the problem is your mentality, because of your mindset, you are focusing on the negative, not on the positive. You are focusing on darkness, not on light. That's why the problem lies not on God, but on you. Amen? Okay, maliwanag. Pasok tayo, brother. The choice. Pasok ulit. Pindot lang si God. Ha? Old self. Old self. Okay. You choose old self or new self. 2 Corinthians 5:17. Nulit ulit natin. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new. The old has, the new has come. So therefore, we should live a life of newness in life in Christ by forsaking what is old and living out what is new. And what is God given to us in Christ? The choice is yours. So therefore, make a choice. Eh, sabi yung pastor, kung ayaw mo pumili. Ay, pumili ka na nun. The moment you did not choose a choosing, you did not choose a thing, you have already chosen. Nakuha nyo? Pag hindi ka pumili, pumili ka. Pumili ka na yung pumili. So, yun ang problema mo. Malaking problema yung hindi pumipili. Kaya dapat mamimili tayo. Ano ba ang talaga, Lord? Sa'yo o sa kalaban? Pwede ba gumitna? Okay. Hindi po natin pwedeng igitna ang diliwanag at dilim. Wala po tayong dim light. Nahihirapan po tayo mabuhay sa dim light. Pasok, brother. Christian are the light in the dark world. Kita mo yung mundo natin, madilim. Ayun, lumiliwanag na ang buong liwayway. Sumisilaw na ngayon sa iyong buhay. Ang ibig po sabihin ng the dawning of the new day is hope, new life, freshness and newness, and the power to live a happy life. Life is love. Pasok, brother. The light and heat. I would like you to make some inference about these things. Pastor, kasi kaya ayoko mag-Kristiyano, parang napaka-init ng buhay Kristiyano, napakahirap. Napapasok ako. Imagine mo tanggalin yung pamabuhay ko, tanggalin yung pagdadrug ko, tanggalin yung pag-iinom ko, tanggalin yung pagsusugal ko, tanggalin yung pagsusupaligarin ko. Lahat na, pinahirapan ako ng Kristiyanismo. Lahat na tinanggal niya. Sa totoo ba, mayroon pa mabuhay Kristiyano? Mayroon pa masaya? Masaya na may ano. At least may hirap pero masaya pa rin. How could I? Listen, come on church. Some people will change when they see light. Other change only when they feel dark. So why don't we start changing until we see the light and not being ayon by God. Alam niyo ba yung pinalansya na kayo ng Diyos? Nakaranas na ba yung pinalansya ka ng Diyos? Yes. Pag pinapalansya ka, ano gusto nang gawin ng Lord? Pag pinapalansya ka ng dami? Tanggalin ang busok mo. Diretsuhin ka. Okay? At gawin kang presentable sa tao. Presentable. Presentable. Naku, yun yung kaya natin ang ina-iron ka lang ng Diyos. Iron, mainit. Okay? Ayaw natin plansyahin tayo ng Diyos. Pero ba't hinihintay pa ng maraming tao, planchain muna sila ng Lord bago magbago. Eh nakita mo na may liwanag din, lumapit ka na doon sa Lord, darkness, choktaw, ati ko na tayo. I saw the light. I don't need to feel the heat. It's too hard to experience the heat of God. Alam niyo ba, it's too hard to be, to experience the judgment, the discipline of God. Though you are already a Christian, I will tell you the truth.
iikot-ikot ka lang, sabi mo, Lord, hindi pa rin ako naging masaya. That's right. Babalik pa rin ako sa'yo. Amen. Ako din to experience. Brother na. Sisters. Why don't we change? Lord, ang hirap ako kasi, hirap, Lord, eh. Alam mo, yung fire na yon, yun ang aming ginagamit, pagsinti ng marihuana. Kaya, pag-aalisin mo, sasabog kami. Pero sabi ng Lord, before you explode, I wanted you to become born in me. I want you to change. Don't wait for God's judgment and discipline before you change. This is now the time for us to change. A time for reformation and transformation. Kasa brother, ang sabi dyan. Five aspects to change. Number one, behavior. That is your talk. Number two, your language. That is your word. Number three, your anger management. That is your action. Number four is your time management. That is your habit. Number five, what is inside of you? That is your character. And numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Your motivation, that is your destiny. Because we are motivated of many things. People are motivated by money. Amen? Kaya yung destiny nila, basta gusto nila, umuwi na naman ang pera. Pagkatapos nun, tapos na po. Iba naman, they are motivated by sex, by drugs, by whatever kind of life they would like to live. But their destiny is always tantamount to the motivation you do have in your heart. So these five aspects to change must be considered according to the book of Ephesians as we read on, Pastor Brother. The reasoning pattern is this. Analysis, as we go on studying this scripture, there are prohibition statement, there is a positive statement, and there are the rational. Ibig sabihin, pinagbabawalan tayong gumawa ng isang bagay na hindi dapat. At inuutusan tayo ng gawin ng bagay ng positibo dahil may reason kung bakit tayo pinapagawa nun. Yan po ang analysis ng book of Ephesians. That is the reasoning pattern of this passage in Ephesians chapter 4, number 5. Pasok, brother. Prohibition, Ephesians 4:17. You must no longer live. Ano yung dito pamumuhay? Yung mga pangit. Parang Gentiles, yung mga hindi man na ugaling, hindi man na pagtawa. Anong positive na pinagagawa? Live a life of love. Bakit na pinapagawa? For you are light of God. For you are the light in the world, in the Lord. Therefore, live a children of light. So yun pong ibig sabihin. The Bible is always like that. He will tell you what is negative, and He will ask you to do the positive because you are in this position. Nakuha nyo? Ganun ng Bible. Sinasabi yung pangit, tinatama yung, tinuturo sa'yo yung tama dahil may dahilan kung bakit pinapagawa sa'yo yung tama. Hindi siya utos ng utos na walang dahilan. Okay, maliwanag pa si Lord. Okay, ganyan si Lord natin. He wanted you to understand the rationality of the teachings of the scripture. Pasok tayo, brother. Number one, behavior. The behavior, according to Ephesians 4, the Gentiles think with futility. Ibig sabihin, vain, useless thinking, negative thinkers, always in the loss. They are always darkened in understanding. They are separated from the life of God. Therefore, they are ignorant. Ignorance due to the hard hearts. Yan po ang mga Gentiles. That's why behavior and belief comes together. If you don't live it, you don't believe it. Is that right or wrong? Come on, church. If you are not living a holy life, therefore you are not believing to live a holy life. Kung hindi ka naniniwala sa pamumuhay ng kabanalan, hindi mo pinamumuhay kasi hindi mo pinaniniwalaan. Amen. You are confined to your belief. Nakuha nyo? For example, for you to understand. Sino dito sumakay na roller coaster? Yung hindi pa sumasakay dahil alam niya pag sumakay siya, mamatay siya pa sa kamay. 1, 2. Okay. Because your mindset are confined to your belief. Amen?
You cannot live beyond your belief. Yung utak mo, nakasagad na doon sa pananampalataya mo. Pag sumakaya ako rito, patay ako. Therefore, bababuhin mo yung mindset mo. Bakit yung iba nakakasakay? Tao rin naman humihinga katulad ko yun. Eh ako, kaya ko rin. Di ba? Nakuha nyo? Eh tao rin naman yun. Kumakain ng kanin, umiinom ng tubig. Pag nabusog, nauubog rin yun. Ano na natin malamin? Come on, church. There's something wrong. Because the mind is the conditioning factor of your action and behavior. So, you cannot live beyond your belief. You are confined to your belief. Therefore, if you are not living it, you are not believing it. Kaya maraming tao hindi sumasakay ito. Bakit? Hindi ko buhay yung mga thrill seeker. Hindi ako thrill seeker eh. Are you getting this, Christian? If you do not believe, live it, you do not believe it. For example, do you believe in the Bible? Sino niniwala sa Bible? Amen! Are you living it out? Amen! Sabi niyo, yun isang police. There was a man, sergeant siya ng Metropolitan Police. Noong nagbabasa siya ng Bible, nababasa niya lang ito daw siya na commit adultery. Sabi niya, ang pangalaman ito ng buwan ito. Ayoko na kumati ng Bible study. Sabi ng police ko, police ah. Pastor na siya ngayon. I will not mention that eh. Bakit gano'n siya eh. Yan daw, brother, nung nagbabasa ko ng Bible, doon lagi ko dinadala ng Lord. Daw siya na tumit, adultery. Tapos yung tao sa New Testament, ang mga ngalan niya, hindi pupunta sa langit. Kung sa iyo, kaya ayokong Bible study, sabi niya. Bakit ba? Kasi tatlo ko na sisiyo ng pagkakaroon. Pero sabi ng Lord sa akin, sabi ng pastor sa akin, do you believe the Bible is true? Yes! Are you living it? No. You are not believing it. Kanya ganun ba yun? Will go to hell. Sabi ng pastor niya. So, i-give up yung kanyang tatlong kabit, saka yung kanyang mga marami siyang mga pawetting dito, magbula-bulaan, hanggang Pampanga. Mga kilala niyo na yan, ha? Ngayon, pastor na siya. Praise the Lord. Very famous siya, kilala siya nila Gary Vee, no? So, ako mo, Sergeant, maganda yung katotoo mo. So, Pastor Eddie Villanueva invited him to speak dun sa GIA. Yan ang pinatotoo niya. Sabi niya, nung araw, I used to bring M16 ngayon, puro dyan, 316 na lang. Dati, binabaril ko yung mga tao ng aking magroon 4-4 ngayon, macho 4-4 na lang ako. Ganoon siya katindi ngayon. So, sabi ko pa, Sarge, how could you do that? Paano mo na program yung utak mo? It's very simple. The moment I read the Bible, I immediately obey what is written in it. So this is my tip for all of you Christians. Once you read the Bible and you find some command written in it, immediately obey. The moment you obey it, God will bless you. Because this is the promise of God. They that follow me will not abide in darkness. So behavior and your belief will go together hand in hand. That's why we need to preach the gospel to the Japanese so that they would believe and change their behavior so that their mindset will be changed and they would come to Christ and change their lifestyle. Pasok number 2, behavior 2. Sabi dyan, lost all sensitivity, giving themselves over to sensuality, indulge every kind of impurity, and continual lust for more. Para pa nakikita nitong idea, kapatid. Loss of sensitivity, wala na pakiramdaman, hit na. Giving themselves to sensuality. Indulge in every kind of impurity. Continual lust for more. Natatapos ba yun, brother? Yung pag naghangad ka ng isa nakuha mo, parang bitin, tatas natin ang level. Kuha na naman. Parang bitin, kuha na naman. Parang bitin, hindi ka na natapos. That is life. Life without God is like drinking seawater. The more you drink it, the more you become thirsty. Are you getting it, Christian? Amen. Ang buhay na wala kay Jesus ay para daw umiinom ka ng tubig dagat. The more na iniinom mo, lalo kang nauuhaw dahil maalat. Hindi ka nasasatisfy, kapatid. Ganun po ang buhay, kaya nga, ha! Ito mo yung mga nagdadrag? Una, late-late ang tinitira ng mga S. Tapos tataas na taas yung dosage sila habang, pare, wala nang tama sa akin. Medyo taasan natin ng, medyo suntutan natin ng beer sa kajin. Diba? Pero natitinig mo nung araw yun, di ba? Kasi para bang bitin eh. Iangat natin. Parang iangat ang isang araw.
Akata-akata habang wala na talaga. Dati yung hinihikit nun, mga solvent lang. Pagdating ng araw, nilangat natin yung mga kahoy. Kalikit na yung solvent sa kahoy. Ganun na kataas yung level. Continual plus more. They will not reach the pinnacle of satisfaction. They will continually plus for more, 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 and then until they die. Nakuha niyo, kapatid? That is the danger of our behavior because of our mindset. Number three. In his book, I Surrender, by Patrick Mulroney, writes that the church integrity problem is in the misconception that we can add Christ to our lives. Taka, totoo po yan. Pwede natin idagdag si Lord sa buhay natin. But not subtract Him. Yun ang mali. Listen. Me plus Christ equals salvation. Minus sin. Ano nangyayari? Me plus Christ plus sin equals confusion. Gulo, di ba? Hindi na nabakos. Tsano, ano ko. Ano sabi niya? It is a change in belief without a change in behavior. He goes on to say, it is revival without reformation, without repentance. Kaya po, ang Christianity ay parang bang pa-cute na lang. Okay na, Christian na ako. Save na ako. Kahit na ako mang rape, okay, punta ako sa lahat. Save naman ako eh. Hindi ba ganun nagtuturo, brother eh? One save is always safe. Kahit ako mag-knockout, mag-tinda ako ng shabu. Ligtas ako. Come on, ligtas ba yung ganun? Kaya nag-ganun? Ligtas ba sila? Kaya nag-ganun? In the first place, baka wala namang salvation na nangyari. In the first place, there is no salvation took place in the life of that person. That's why they are continuing to live in darkness. Because once you are in light, it is impossible for you to return in darkness. Hindi ka magiging masaya. Amen? Yes. Come on! Yes. Siyempre, yung minsan nadudulas ka. Hindi ka magperfecto eh, di ba? Nadudulas, dadapa ka doon sa dilim. Pero ang gabi mo, hindi ko buhay ito. Hindi ako teritory ito. Bakit hindi ako sa limana? Pero, nandiyan pa ba kayo? Kahit sabihin mong magpabaksin, Lord, pwede mong backslide sandali. 5 minutes lang, sasapakin ko lang ito dahil nalilis ako eh. Tapos mamaya, repentance naman. Come on, church! Forget about darkness. That's the problem with among Christianity, fast of blood. Ayan na. There is a difference between enjoying life and being given to worldliness. Ano pagkakaiba ng pastor, killjoy ka naman, gay-enjoy lang kami rin ito, pastor eh. Kunti lang naman ito. Isang, umating ako sa isang gathering party, eh, mga Christian yan, ha? Pagpasok ko ganyan, ang bibilis! Pagpunta ka magbuka, ganyan pala yung mga bell nila kinama. Maraming pastor, start na yung Bible study natin. Sabi ko, pati mga bill pa dyan sa kabayan. Ay, naku! Luminasan, sorry. Hindi po tayo, hindi natin pinagbabawal ang karaoke or whatever kinds of worldly activities. But tayo po ay we believe by your conviction. Pero tanong, sabi ng Bible, to glorify God, whatever you do, whether you are eating or you are drinking, do it all for the glory of God. Dito ba sa usapan natin, nag-glorify si Lord? Amen! Halimbawa, nagkakaroon ka ng gathering. Dumating yung mga kachika-chika mo, tapos usapan ng ganyan. Ikaw ngayon, Christian, tapos nag-crack na ng jokes na nakakainis sa mga green jokes na, mga malalaswa na. Patawa na iba, ikaw ngayon, nandun ka. Ano sasabihin mo? Teka muna ba, masyado yata over the belt na itong ating usapan. Siguro medyo pihit tayo ng usapan. Kaya naman tayo manapagalat sa sini. So you are there as a light to the world. Amen? Amen. Kaya sila mismo, kaya minsan, kaya natatawa rin sila sa tao nila, natatawa sa tao nila, tumatawa sila sa tao mo. Para mo na yata ang pagkakaiba yata ka. Kajami nga yan, nakakita si sister. Pagod na bir, kajami pa ito. Okay, kapatid, medyo tayo po ay patutuo lang. Enjoying life is okay. But giving to sensuality or to worldliness is another. So, you have your own choices. Now, live a life of life in Christ. Pasok, brother. Ang sabi dyan, ito po.
Let the mind of the master be the master of your mind. Ayun. Let the mind of the master be the, ito, wala rito, be the master of your mind. Yung bang kaisipan ni Jesus ay yung bang mag-master sa utak mo. Siya ang control, siya ang maghari, siya ang manatili. Christianity is very simple. Eh. Kaya ako mag-explain ito, hindi na pastor eh. Kaya lang pagpawag natin, nahihirapan kami i-udyok yung sarili. Pasok, brother. What's your thought, they become words. Totoo ba yan? Pag naisip mo, nasasabi mo. Ayun, nag-iisip siya. Yan ang dapat mo sabihin. What your words, they become action. Tama? You are forbidden to talk about it. Pasok, brother. What's your action? They become habits. And what's your habit? They become character. Kung tignan mo yung habits ito, puro kaya na makain. Ito naman, ang habits ito, mag-asar. Diba, ganun tayo yung mga habits ang mag-asar. Diba, wala ka mo. Ano? Ay, hindi ka mo, isa buhay na ito. Sabi ng pastor, ako po ay inordain para mag-asar. May mga ganun tao yung pag-visit lang ng buhay mo. Yung pang, alam mo ba, ginawa ka ba ng Diyos para sa akin, para bisikin ako ng buong buhay mo? So, they are ordained to live a life like that. Ito naman, no? Nadyajagin na, nakikinig pa ng radyo. Habit niya kasi yung habit eh. This is habit. So your action, as you continually doing it, becomes your habit. Amen? What's your habits? They become character. Anong kasunod, brother? Ito nang danger. What's your character? It becomes your... Ayan. Kaya kung ano ka, yun ay magiging ikaw. Kung anong ginagawa mo ngayon, yun ang ikaw magiging sa future. Tenacious D, the pick of destiny. Masyado siyang... Hindi maturuan, hindi matuto, hindi ma-rebuke. Masyadong tenacious kong taon ko eh. Kaya tawag sa kanya, tenacious deep. Hindi na maturuan, hindi mapagalitan. Hindi ma... Lahat na lang din nasa kanya. Puro hindi. Hindi na bali. Ito sabi ng Lord, if it's supposed to be, I give you the book of life, the hands from of the devil is about to get him to that his eternal destiny. Quote unquote, Christian yan. Ha? Yung pala, huwag ka sa hell. Alam, come on, brother and sister. Check yourself. Lord, pupunta ba ako sa heaven? Ngayon, pupunta ako sa heaven, you have to give me the light of life. Sabi naman ng Lord, I have already given you the light. Let your light shine forth before man so that they will see your good works and glorify your Father which is in heaven. And pass up, brother. So you have to watch everything, ha? Language. You have to put on falsehood, means lying, and you have to speak truth. Pasok, brother. Language. Ito na po. No unwholesome talk, only what is helpful for building others up, according to their needs, that it benefit those who listen. Sabi ng isang kapatiran, Pastor, ang gulo-gulo ng buhay mo. Bakit magulo? Puro negative ako eh. Sabi sa sister. Sabi kay Jack Hayko ng isang sister. What's wrong with you? Because I always talk about other people's business. Oh, that's your problem. You are minding other people's business. You have to mind your own business. Pinapakailan mo yung may business na may business. Kaya ka nagkakagulo. So they're started talking with other people's lives. Start talking other people's lives. Start talking about your life, how to improve it, and how to make it better. No unwholesome talk. Maybe unwholesome. Hindi nga wholesome. Nakakainis eh. Tapos, only what is helpful. Yun ba nakakatulong, no? To building others up according to their needs. Everybody needs is always around us. Everybody's people's needs is always there. Pero darating na tao sa'yo. Problematic. Ano kaya kailangan nito? Kailangan nito ng comfort. Kailangan nito ng encouragement. Kailangan nito ng moral support. So, I will speak what is needed at that time is around. So, for example, we are in the gathering of Christian group. So, what's of your word? Be careful.
speak what is only helpful for the building of others according to their needs. And then, sabi niya, Brad, no obscenity, foolish talk, or forced joking. Instead, thanksgiving. You can tell a Christian by the way he or she talks. Totoo ba yun? Now, you could measure the personality, the intelligent level, the ability of a person, the way they speak. Nakikita niyo ba yung galing ng tao sa kanyang abilidad at kanyang talino pag nagsasalita? Hello, yan pa ba kayo? O baka hindi na kayo nagsasalita pagka nagsalita sa harapan niyo dahil nayayabangan na kayo. Siya naman mahangin ko, dadal-dadal patungkol sa kanya. Diba? Alam niyo rin yung tao mayabang eh. Pag nagsasalita sa harapan niyo eh. Wala sinasabi niya kundi, I, my, me, my, myself. I talk to myself in the mirror and I said, you're gonna be rich. And then something like that. Nakukuha niyo yung taong doon, no? Alam mo sila. Now, sabi ni Jesus Christ, look, a good man out of a good treasure in his heart brings forth what that which is good. And an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth that which is evil. For of the abundance of the heart, the mouth speaks. Totoo ba yun? Na kung ano daw ang laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. Sa Christianity, sa world naman, kabig ng bibig. Tulak ng bibig. Paano natin i-reconcile sa sinabi ni Jesus Christ? Kung ano man daw ang labas ng laman? Laman ng puso. Laman ng puso. Sino ang tama doon? Yung sinasabi ng mundo o sinasabi ni Lord? Siyempre, sinasabi ng Lord. Naniniwala tayo kay Lord eh. The problem with that quotation, tulak ng bibig, kabig ng it is hypocrisy. Diba? Hindi mo naman kasi binimin yung sinasabi mo eh. Pero sabi ng Lord, yung totoo talaga nagsasalita, yung totoong taong kilala niya at nakikita niya ang puso, kung ano talaga naman ang bibig niya, anong puso niya, nilalabas talaga yan. Okay? So, stop foolish thinking or talking or forced joking instead of thanksgiving. Now, okay naman yung mag-joke, pastor eh, di ba? Basta medyo iscreen lang natin. Control lang natin. Pass up, brother, number 4. O na behavior, second language, number 3 is anger. Sino dito ba din magalit? O, oh, yung nalalapak na lang kagad, yung bigla ka sasapakin. Sino dito yun? May bigla ka na sasamburutan. Okay. The Bible said in Ephesians 4, in your anger, do not pag magagalit daw kayo, huwag kayo magkaka? Sala. Anong? Balik ka rin natin. Pag nagkakasala kayo, nagagalit pa kayo? Yes. Yung iba, habang iniisip yung kasalanan, hindi nagagalit. Ah, what's the problem? Minsan nagagalit tayo sa maraming tao, sa ibang tao, di ba? Anong sabi dyan? Do not angry that you cannot make others as you wish them to be, since you cannot make yourself as you wish to be. Totoo ba yan? Bakit nagagalit ka sa asawa mo na magbago? Ikaw naman, hindi ka mo kayang magbago. Nagagalit ka sa sister mo, kay brother, kay pastor, kay kamag-anak, kay kapatid. Pinapagalita mo, sabihin naman kami, hindi kami pinabago sa sarili mo, paano mo babagoyin yung sarap, babagoyin kami. Number 4, sunod, brother. Alay na, bumaba na ang araw sa'yo. Don't let the sun go down while you are angry. Why? That's the question we need to answer. According to the book of Ephesians, yung kaduktong niya, Pastor Brother, kaduktong niya, do not give the devil a foothold. Ayun! Kasi daw si Satanas, pag humingi ng McDo mo, kinukuha yung hamburger mo. Pag nakuha yung hamburger mo, kinukuha ngayon yung kamay mo, kinukuha yung kamay mo, kinukuha yung braso mo, kinukuha yung katawan mo, ulo mo, buong kasangkap mo, kinukuha niya. Ganun si Satanas. Kaya huwag nyo daw bibigyan ng maliit na pagkakataon na makuha ka. Do not give the devil a foothold. Anger is a divinely planted emotion closely allied to our instinct for right. Because I'm angry because my right has been violated by that sister. She offended me. O diba, kaya ka nagagalit dahil sa tingin mo yung karapatan mo binali.
It is designed to be used for constructive spiritual purposes. The person who cannot feel angry at evil is a person who lacks enthusiasm for good. Is that right? Yung daw hindi nagagalit sa masama, eh, wala daw kaganaan sa mabuti. If you cannot hate wrong, it is questionable whether you really love righteousness. According to Dr. David Sinans. Now, maraming tao, hindi na hindi nagkakagulo, nagkakasira-sira, nagkakakita niyang evil na nangyayari. Because, partaker of it, that the moment you're just love at it or love with it, you are agreeing with it. Amen? Yung po ang problema. The devil is now taking hold of you. Do not give the devil a foothold. When you are angry, forgive. Sino dito may kasalanan? O, mga nakaaway na hindi pa pinapatawad, taas ang kamay. Huwag niya yung taas yung kamay, taas yung dalay yung mga kilay niyo. Dahil naman yung gabi, God will speak to you, forgive them. Reconcile with them, and start living out your life before them. Pasok, brother. And then, anger, at sabi sa anger, get rid of bitterness, rage, anger, brawling, slander, and malice. Be kind, compassionate, and forgiving. So you, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sa taas, dalawa lang ang sinabi ng Diyos. Be compassionate and forgiving. Because though they are 6, 2 is much better than that 6 above mentioned. Alam niyo kung bakit? Yung bitterness mo, pag natabunan ng compassion niya, laglag yan eh. Yung galit mo, yung inis mo, yung pagwawala mo, pagpaninira mo at mga malisyo mo sa pusit, pag nagkaroon ka ng forgiveness, laglag lahat yan. Kaya nga sabi ni Satan, one step backward, sabi ng Lord, Satanas, my son will move two step forward. Sino nanalo? Satan again, once you pull you back, one step backward, and the Lord will push you, move forward, two step forward. Ganyan lagi si Lord. Kaya tandaan niyo, pag may problema isa, dinala ang diablo sa inyo. May 10 at 12 solusyon si Lord, nakapatong doon. Lagi kang panalo. Pag umangat si Satanas sa inyo ng isa, tinataasan ni Lord ang level mo ng 10 para hindi ka maabot ni Satanas. Amen? Look at the eagle. When the eagle is being hinahabol, chased by some wild vultures in the air, ang gagawin ng eagle, he will soar up his wings. Up, above the clouds. And then those vultures who try to kill the eagle would, ano mangyayari? Masisilaw sila dun sa liwanag ng araw, hindi na makatolerate. Nakuha niyo ba ang ibig kong sabihin dito? Hindi na makatolerate yung liwanag ng araw, kaya sila po'y lalayo na. But the eagle will still move up high there. Sa kanyang pinakamatas namin yun, naibon na luwi pa din. Ganun po tayo. Habang si Satanas ay hinahabol tayo, lalo tayo itinataas ng Lord sa matas na level. Para yung diablo at yung mga problema humahabol sa inyo at lalaglag na yan, eventually mawawala na. At sabi ng Lord, you will soar up your wings like eagle. You will run and not weary. You will walk and not be in pain. But blessed are those who wait upon the Lord. Be compassionate and forgiving. And then last, brother, ang sabi dyan, ito pong istorya na gusto kong ituro sa inyo, it is about the fire in Boston. This is true story. In the spring of 1894, the Baltimore Orioles came to Boston to play a routine baseball game. Routine ito, hindi pa hukong championship ha. Di ba normally pag nanalo tayo ng championship, nagsusuntukan na dahil championship na yan. Ito routine games pa lang. But what happened that day was anything but routine. Okay, routine lang, parang practice. The Orioles, John McGraw, got into a fight with the Boston third baseman. Nagsuntukan. Okay? Within minutes, all the players from both teams had joined the brawl. Ayos, nagsuntukan na, rumble na na. Within minutes, all the players from both teams had joined the brawl. The warfare quickly spread to the grandstands. Okay. Among the fans, the conflict went from bad to worse. Pati yung mga fans, nakipagsuntukan na rin.
Someone set fire to the stands and the entire ballpark burned to the ground. Sugoi! Not only that, but the fire spread 100 to 107 other Boston buildings as well. Yan po ang nagagawa ng init ng ulo. That is what the anger can do. Destroying the entire city. Kaya minsan, mga mag-init ang ulo nyo, dahan-dahan na kayo. Kasi nahagis nyo pala yung stoop sa asawa nyo, sundi bahay nyo. Hello, nandiyan po ba kayo? Come on, church. Be compassionate and forgiving. That's what happened if we are not in control of our lives. Pasok. Anong sabi dyan, sister? Hello. Brad, Brad, pasok. Ito, time. Susunod na lang natin sa susunod. Sa time tayo. Be careful how you live. Okay? Be careful how you live. Not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity because the days are evil. Now, what is the will of God? That is the question. Ano yung kalooban ng Diyos para gawin ko sa buhay na ito? I do not know the will of God for my life. What shall I do? What can I do? What I need to do in order for me to do the will of God? Watch a few times. Pass up, Brother Ryan. Sabi ng Bible, teach... Hindi. Balik tayo rin. Balik. Yan. Teach us to number our days aright, that we may gain what? A heart of wisdom. Sabi ng Lord, be wise as a serpent and gentle as a dove. Amen? Sabi ni Jesus Christ yun. Ang sabi rin ng Lord, be wise. Believe as a wise, not unwise. Redeeming the time for the days are evil. Alam niyo ba, in the lifetime of average American, we spend 6 months sitting at the stoplights. Imagine mo, labi, alin na buwang ka, naka-stop ka lang sa stoplights, naghihintay ka ng green light. 8 months opening junk mail. Sino dito may email? Pag open mo, daming junk mail, tapo ka ng tapon. Pasok, brother, yun pa. 1 year looking for misplaced object. Sino dito yung naiwan yung hikaw? Saan ba nailagay yung hikaw? Hanap. Alas 10 na, tapos na yung church, naghahanap pa rin yung hikaw. Saan ba nailagay yung makeup? Kung mapalagay isang mascara ko, nawawala rin. Hanap, alas 11 na, tapos na yung church, na tayo mag-church. Hindi yung mga mata ko, hindi pwede malayo. 2 years, unsuccessful returning phone calls. Sino dito hindi sumasagot pag mayroong loose ball? Hello, sister, si pastor ko. Tawagan mo ako, ha? Hindi siya pasit kita doon, hindi siya return call. Pasalanan yun. Pumira! Ay, tinawagan ko, hindi ka return call! That's unethical! Tawagan mo, ayun, tatawagan. 4 years doing housework, 5 years waiting in line. Sino dito bumibili sa tinapay sa convenience store, sa Lipato, ang haba ng pila, lalo na sa Sati, haba ng pila, di ba, nainis ako. And 6 years eating. Come on, church, you are wasting every time. I will dwell on the last part. Most of Christian, when it comes to eating, it takes 3 to 4 hours. May fellowship kasi. Kasama na kasi yung chika-chika sa Caesarea noon. Yeah. Diba? Mahaba-haba ito. Kaya nga. Kaya lugi yung Caesarea sa atin. Sa director na lang, lugi sa atin. Bakit? 15 minutes eating, 4 hours talking. So while eating, they are talking. While talking, they are eating. That's why it takes a lot of time. And the waitress is down there. Kung tuloy uso yun eh, minasang eh. Pilipino to touch you up. Nangayin eh. Paano Pastor, yun lang ang pwede. Okay? Balat muna tayo. Doon natin. O, tama na. Motivation na tayo. Tama na rin. Motivation. May natod. Ayan, motivation. Do not be foolish. Understand what is the Lord's will. So sabi rito, huwag niyong aksayin yung oras niyo. Alamin niyo yung kalooban ng Lord para magawa niyo. Pastor, ano may kalooban ng Diyos? Ito na lahat. In summary, ayaw na kalooban ng Diyos. Ito ba? Listen, come on. Look up here. Is this the will of God for that man? Okay, na natin istorya according sa Bible, ha? And Jesus told them this parable. The ground of a certain rich man produced good crop. He,
thought to himself that I do. What shall I do? I thought to him, I have no place to store my crops. Then he said, this is what I will do. I will turn down my barns and build bigger one, and then I will store all my grains in my goods. And I will say to myself, I have plenty of goods things saved up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Yehey! Sarap ng buhay. And what God said to him, you fool, your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? Come on, church! The will of God is not for you to become like this man. You are fool. That's why Paul said, do not be like a fool, but wise. Knowing the will of God, redeeming the time. Take every opportunity. This is how it will be with anyone who store up things for himself, but not rich toward God. Ang kalooban ng Diyos sa amin, kapatid, ay alamin ang kanyang gawain at gawin yun. Tumanggap po ako ng kulang-kulang 7 na alawa na love offering. Nagay ko kayo hindi. Ay, nakin ito ha. Kinagabihan may tumawag sa bahay. Namatay na ang nanay ni Gino. Pinaoperahan sa ulo. 90,000. Kailangan ng pera from New Zealand uuwi ng Philippines. Magkano pala na kailangan? 300,000. Kulang-kulang. Kaya sabi ko, Lord, kaya pala pinadaan sa akin itong pera to eh. Now I know your will. Sabi, marami ko mabibili rito. Bibili akong gadget sa computer bago. Sabi lang, sabi lang sa ako, ibigay. Ibigay. God's will eh. You know the will of God. You are not here to become rich for yourself. Amen. You are meant for others. Yes. That is the will of God. You cannot bring your money to heaven, okay? But you can send it there ahead. Pastor brother. You cannot bring your money to heaven, but you can send them ahead there. Totoo ba yun? Paano? Do not store up yourself treasure here on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasure in heaven where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also be. Na ang puso niyo ba yung nasa langit? Sagot, yes, pastor. So therefore, padala mo sa langit. Paano? Sa pagbibigay sa kapwa, pagtulong ng mabuti, paggawa ng mabuti. Sabi ng Lord, lahat yan recorded sa langit. Kaya pag namatay ka, welcome ka sa heaven. Amen. Harapan natin si Lord. Hallelujah. Kaya sabi ng isang mayaman na lumapit kay Jesus, when Jesus heard this, he said to him, you still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. The question is, Pastor, kung ibenta ko ba lahat yung ari-arian ko, di na lumulube ko. Hindi. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ganito lang, oh. Pakinggan niyo to, oh. Sell everything you have and give. Hindi naman sabi ibigay lahat sa poor. Eh. Bakit? Gusto ba ng Lord pag nagbigay ka, mamulubi, ikaw naman manamulubi. Hindi. Ibenta mo lang yung kaarari mo dahil masyado kang atat sa yaman mo, magbigay ka sa may hirap. Nakuha niya mo, yan ang treasure sa langit. Are you going to heaven? Your anger, your behavior, your thought, your time, your motivation. This is what we need to change. Tayo pong lahat ay manalangin.